Of course, kilala namin kayo, kilala ko kayo bilang artista. Pero ang tanong, yung po ba talaga yung first job nyo? Music na kagad eh. Music agad. Nag-start kami. Kami, as ikwento ko kanina, kami dito sa bahay lang. Hanggang nag-college siya kami, may mga kumukuhang banda kay Tito, may kumukuhang banda sa akin. Separate pa kami nun. Until itong si classmate Tito actually, sa Letran, si Danny Bukalan. Siya nag-manager sa amin. Si Tito rin po, Val, kasama ka. Penny De La Riva, Dean Dixon, Del Pascual. Diyan na tayo. Okay natin, Dave Clark 5. Dahil, yun ang kaboses namin, yun ang kababa, yun ang mamaba ang kanta ito. Ano eh. Beatles, di namin kaya. Hindi namin kaya na hindi kami nag-attempt. Nakatay ng Beatles song. So, Dave Clark 5, doon nag-manager nga si Danny Bulan. Siya lahat bumili ng instrumento namin. So, inspired kami, dahil po reported yung instrumento namin. Doon nag-start na yung Tiltal. Yun nag-start ng Tiltal. Kinikwento mo, kompleto gamit nyo. Kompleto. Kaya, hindi naman sa pag-iiba. Pero, nag-number one kami. During the 60s, middle 60s and late 60s and 70s, number one kami sa Pilipinas. Tiltal, man. Dito ako, being Benny, Dennis. So, mga gamit nyo yun, mga Fender na talaga, hindi, Showman, Fender, hindi yung mga lokal, wala akong lokal na gamit. Eh, time na yun, medyo rin yung mga Fender. Box na, organ, the best ang instrument namin. Dad, saan dito pumasok yung kwento mo sa akin na dati nagbabanda kayo para payagan kayo yung babas? Yeah. Yung ba yun? Before Tiltown. May banda si Tito, Rolex, na pumikwesto sa mga club. Eh, bawal kami nung mahigpitan dali. Dahil lalabas kami, Bargada. Hindi. Parang may mga madre sa bahay. Wala sa bahay ka, hindi na kayo pwede na mamahal. Kaya, nagsumama si dito sa combo. Combo tawag na sa combo. Ako yung sumama, para makalabas na. Pinagpabawalan pa rin kami, pinagpabawalan. Hindi pwede combo. Ganun tahigpitan yung dali namin. Hindi pwede combo. Si dito, tataka siya. Ako, hindi eh. Sige, masunod niya. Hindi pwede. Hindi naman sasama Ramrad, sumasama ako sa Ramrad yun eh. Hindi naman pwede, ayaw yung dati ko eh. Si Tito, hindi naman pwede, tatapakas ako mga. Tumatakas yun. So parang punta sa bintana? Hindi naman, dahil malayo yung kwarto ng dati. Tatakas yun sa ano. Minsan, naisipan ng dati ko nga mo, ina-tunekam siya ano. Wala si Tito, nasa si Tito. Ako, hindi ako maka, hindi ko maka, may palusot eh. Dahil ka ako, may show sa Quezon City. Ano show? Sa club. Sa'yo kasama? Trolix. Ano yan, sama mo ako. Pinuntahan na ako siya. Enjoy Tito. Basta kantahan, enjoy si Tito. Kanta, nakakita kami. Binitara. Pare, alis na ako. Maalas ako. Sama sa amin. Ayun ang buhay namin. Sa Manila kayo nakatira noon? Manila, Ermita. Manila. So from Manila to Quezon City, yun yung gig. Actually, may auto na kami noon eh. Yes, yung mga nakakatakas na yun. Buti hindi naririnig yung start ng kotse, no? Malayo nga ba? Malayo nga. Dad, nung panahon nyo, alam bang ibang-iba na sa recording dati? Oo, ngayon recording ka na eh. Digital na. So, sir, paano yung... Dati, puro video eh. Before, nag-re-recording kami, still done eh. One channel lang yung sa recording studio. So, obligado kami, mag-practice kami mabuti para hindi magkamali. Dahil oras na magkamali, at nag-re-recording, may record na yan, magkamali kami isan, cut. Umpisa. Na naman. Sabay-sabay kayo. Rhythm, bass, lead guitar, drums, organ. So sa isang kwarto lang kayo? Isang kwarto lang. At may harang na yung drum set, may harang. Yung mga gitara, itong mga speaker, may harang lahat. Ang hirap gawin. Kaya, most often, magdamag isang kanta lang. So kailangan talaga praktisada pagdating mo doon. Alam na yung tagawin. Kamado-kamado na. Para hindi hirap, hindi kayo pag-uwi. Ngayon, ewan ko, style nyo ngayon. At least, sinabutan rin namin yung panahon ng BST.
mga 8 trucks na, 16 trucks. Mas madali ko na ako. Isang fun fact, nakikinig kami ni Daddy ng Tiltdown Men na past few days. Sabi niya sa akin, Wak, pakinggan mo dyan ako nagkamali sa isang truck. Pero tinuloy na nila. So it coincides sa kwento ni Daddy na kasi sama-sama sila, para ulitin nyo pa. Pagod ako ngayon yun. Huwag na lang, huwag na lang, Hindi na mahalata. Medyo halata. Kami halata, dala lang po eh. Si Tito, halata. Alam ba ang matindetengan ni Tito sa music eh. Ako hindi ko nahalata. Siya pa nagturo sa akin. Kaya nakakatuwa eh. Wah, dyan, nagkamali kami. Nagkamali ako siya daw. Ano kanta po yun? The rapper siya sa You'll Never Know. Ah, okay. Title. Okay, yan. You'll never know. Title ng kanta. Malamang dadaming yung views ngayon yung nag-upload. But the Tiltdown Men. At kung hindi nyo nahanap, You'll Never Know. Yun nga sir, kasi from Tiltdown Men, again sabi ko, sa aking pananaliksik, parang chronological order ng yung musical career, nag-milestone ba? Parang ang next nang nakita ko yung Blue Jeans eh. Sabi nyo sa amin sa nagsimula yung Blue Jeans at mga memories nyo doon. Dad, kaya ako hinila talaga itong si JP. Dahil baso ah. Masakadaan pa niya sa akin eh. Eh sabi ko kanina, mas kilala ka pa niya kaysa sarili mo eh. Dapat Blue Jeans, uli lakad, mga ilakad. Oh, dito Big Joey din yun. Bubble gum, hindi ko maalala kung sino-sino. Yung Blue Jeans, sila kumanta ng paniwalaan mo. Yes. Nag-hit yun. Sinigang composer na yun. Big Joey yun eh. Actually, naririnig ko nga rin. Until recently ko lang nalaman yun. Then, sikat yung kante. Naririnig ko. Yes. Inakanta natin. Pero sabi ko, Dad, ikaw pala kung kumakanta dito. Eh, di naman nagkikwento sa akin dati before si Dad. Oh my. Actually, kahit ako, pinapakinggan ko yun, hindi ko inakala na sila pala yun. Ang ganito nga sa akin, hindi lang si JP, ikaw yung nagmanta niyan. Baby, kung sa'yo'y totoo, ni walang halong biro, kaya sana'y paniwalaan mo. Mabalik lang tayo. Nung panahon na yon, pag sinabi mo bang combo, disco yan, harapan kayo, battle, kasi I'm sure maraming sa 40 followers ko, yan. May mga makakaalala naman doon na what it's like before. Habang tumutuntog kayo, sayawan ba? Ayun ba yung hilaan kayo? Parang turuan kayo? Exacto. Madalas, pag nag-party, pag medyo sikat yung magpa-party, dalawa-tatlong banda yun. Dalawa-tatlong combo. Magkakatapad yan. Barata, pagandahan ng kanta yan. Pagandahan ng instrumento. Oh. Kaya hindi kami matalo yun. Talagang important kami yun. Ibang tulad namin. At si Tito, napakatindi na tingin niya sa ano. Pag nagpatunog yan ng amplifier, perfect. Pagkakatipla. Pagkakatipla siya nagtitipla. Patitulong ng gitara siya, magtutulong ng gitara. Hindi pwedeng hindi makialam, iba-ibang, may ibang tao makialam. Kailangan siya magtutono, siya magtitimpla lang. So paano dati, apat, gano'n, sa isang kwarto? Hindi, malaking. Hindi, usually hindi naman bahay. May pavilion eh. Apat na banda. Pero minsan, madalas dalawa lang. Tapos yun, tapatan, kanta. Minsan, tatlong kanta. Tapatan, yun ang tinatawag before na tapatan. Sino man tapat sa atin? Uy, dinosaurs. Yan mga hijacks. Yan mga notables dati. Yan yung hipsters dati. Intruders, alala ko. Mga matatapang eh. Dahil, noong panahon yun, madalas ang away eh. Okay, nagkakainitan yung banda sa banda, nagkakainitan. Lalo na yung mga alalay nyo, nagkakapikunan. After nung party. Mga rowdy. Mga tawag namin din, mga hakot. Nagkahakot. Kayo nagdadala na sa rin yung amplifier eh, di ba? May tagabuhat kami. Sikat kami. May tagabuhat kami. May taga-gitara. Oh, sir. Taga-gitara. Sikat kami yun. Oo, hanggang ngayon naman yung Tiltdown Men. Sikat na sikat pa rin eh. Sana nga. Oo. Kaya nga nandito kayo. Malamang pag nag-box yan, Deep Down Men, mas marami pa sa 40 followers yun. Yes, hindi na kilala ang Deep Down Men. O yun, kaya ano nyo, i-research nyo sa YouTube. Nandiyan yan, Tiltdown Men.
Hanapin niya. Mga recorded song sa amin, nandun pa rin. Actually, Dad, yun ang ginaganda nun eh. Pag pinapakinggan ko, ang sarap, it brings you, isipin mo, hindi naman ako pinanganak nun. Millennial ako. Oh, oh. Pero, it brings you back to the past. Ang sarap pakinggan. Iba music din dati. Iba music din. First album na yan. Yan. First album. Lahat ng kanta dito composed by Vic and Joey. Yung mga hindi na kanya alala. Ang isang kanta, dapat 2 minutes lang. Hindi lalapas ng 3 minutes. Oh. Or else, hindi patutugtog sa radyo. Yo.